Guys, ito na ang request ninyo. Ito ang tira ni Efren na yumanig sa mundo ng bilyar. Ang laro kung saan sumikat ng husto ang pangalan ng Pinoy Magician. Ito ang finals ng Sands Regency 9 Ball Event 1995. Ito ay Race to 13 na uwi sa Hill Hill Match ang laro. Ang world champion na si Earl Strickland ang nakatunggali ni Efren dito. Si Strickland ang magbe-break sa final tiebreaker rack. Magaling na pagka-break niya dito, nakuha niya ang dos at may tira siya sa uno. Ngunit medyo manipis ang tira sa one ball, kaya ito ang ginawa niya. Sinubukan niyang dumepensa, itatago sana niya ang cue ball sa likod ng 7 at 8. Ngunit nabigo siya at na-expose ang one ball at may tira sa corner pocket si Efren dito. Medyo malayo ang tira at mahirap ang preparasyon sa susunod na tira sa 3. Naipasok naman niya ang uno, ngunit nahagip nito ang 9. Magiging problema ito ni Efren dahil nagkumpulan ang apat na bola. Kailangan niya itong magawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Magaling na pagkatira sa 3 at may sunod na tira siya sa 4. Ngunit ito ang naging problema ni Efren. Hindi niya pwedeng maipasok ang 5 sa corner pocket dahil bagyang nakabara ang 6 ball. Instead na mainis, ngumiti lang si Efren dito. Alam niyang may magagawa pa siya sa sitwasyong ito. Tumira si Efren ng defensive shot, ngunit tinamaan ang 5 ang 8 ball at aksidente itong pumasok sa corner pocket. Ganoon na lang katuwa si Strickland dahil imbis na siya ang titira, si Efren ang magpapatuloy dito. Ito ay napakahirap na sitwasyon dahil limitado ang option ni Efren na mapatamaan ang 5. Ngunit may mangyayaring hindi inaasahan ng lahat. Ganito na lang ang naging reaksyon ng lahat nang magawang maipasok ni Efren ang 5. Ito ang sikat na signature epic Z-shot stroke ni Efren ang Bata Reyes na talaga namang kumuha ng malaking atensyon hindi lang sa bilyar kundi pati na sa buong mundo. Walang nagawa kundi nag-concede na lang si Strickland sa ngalan ng sportsmanship. Kahit si Earl Strickland mismo ay napahanga sa ginawa ng Filipino magician. Nagpalakpakan, naghiyawan at nag-standing ovation ang lahat dahil sa napakagandang laro na ito. Salamat sa panonood guys. Pakiart naman dyan. Asti. Oh my god, he hit it a million miles an hour. Kamusta mga kabilyar? Isang napakagandang match ang tanghal natin ngayon. Sigawan, palakpakan. Eksena dito. One of the greatest players I ever witnessed. That's why they call him a magician. My life's starving pressure. Ang match na ito ay Race to 11. Lamang si Jim Rempy 10-9. Si Jim Rempy ay isa ding world champion at isa sa pinakamagaling na players sa Amerika sa panahong ito. Si Efren ngayon ang nasa lamesa. Kung lulusot siya sa rack na ito, mapupunta sa Hill Hill Match ang laro. At yun na nga, napunta na sa final a decider rack ang laro pagkatapos may run out ni Efren ang rack na ito. Mas na-excite pa ang lahat ng nanonood. Si Efren ang magbe-break sa final rack. Sa kasamaang palad, walang bola ang pumasok. Dry break si Efren dito. Si Jim Rempy ay babalik sa lamesa. May kita naman siya sa uno, ngunit tingnan ninyo ang ginawa niya dito. He's going for the nine. Sinubukang umatake ni Rempy sa 9, ngunit nabigo ito at na-expose pa ang one ball. Napahiyaw ang lahat dahil babalik na ang magician sa lamesa. Mahirap ang tira ni Efren sa uno dahil malayo ito. Ngunit walang mahirap sa magaling. What a kill shot. Napakagaling na tira ni Efren. Napigilan pa niya ang cue ball para sa susunod na tira sa 2. Malaki pa ang chance ni Efren dito. Naganap ito noong 1995 Pro Billiards Tour at ito ang semi-final match. Muntik pang sumablay si Efren dito. Alam ng lahat kung gaano katindi ang pressure sa puntong ito. Nagpahinga ng konti si Efren at nagpatuloy sa pagtira. Ito ang gusto ko kang Efren. Numingiti lang sa gitna ng tensyon. Pinapakita niya na kahit anong mangyari, okay lang. Dahil nag-e-enjoy naman siya. Ganito kamahal ni Efren Reyes ang larong bilyar. Ang problema ni Efren dito ay ang 7 at ang 8. He hit it.
Ngunit na-underhit niya ang tira sa 6 ball at na-short ng konti sa 7. Ang mas mahirap pa ay nakadikit ang cue ball sa rail kung saan limitado lang ang magagawa niya dito. Ngunit ibahin natin ang legendary Filipino pool superstar. Oh my god, he hit it a million miles an hour! Nagulat na lang ang lahat pagkatapos tumira ang magician. Hindi nila alam ang ginawa ni Efren. Pumalakpak na lang at namangha ang mga banyaga sa galing ng tira ni Efren. Pasok ang 7 at preparasyon pa sa susunod na tira sa Otso. Ito na yata ang pinakamagandang match sa kasaysayan ng Pro Billiards Tour. Nanalo nga si Efren Reyes sa heel-heel match na ito, 11-10. Malugod namang tinanggap ni Jim Rempy ang pagkatalo niya kontra sa mas batang Pinoy player. Naghiyawan at nag-standing ovation pa ang lahat ng nasa arena sa tuwa at sa napakagandang laro. Pakihat naman dyan, Asti. Tingnan mabuti ang 9 dito. Huwag kukurap sa magic na ito. Isang napakagandang kickshot galing sa Filipino legend at magician. Tapos agad ang rack sa pamamagitan ng tirang iyon. Tingnan ang replay at mamangha sa galing ng Filipino pool superstar. Maraming salamat sa pag-subscribe. Magkita tayo sa susunod na video. Tingnan mabuti ang 2 at 3. Magaling na bank shot sa 2, perfect position pa sa 3. Isang napakagandang run out naman itong susunod na rack. 2 ang susunod na titirahin ni Efren. Ngunit tingnan mabuti ang 3. Makikitang wala itong pocket. Mayroong 2 bola ang nakabara sa corner pocket. Pero ito ang solusyon ng magician. Ginamit niya ang 2 bola upang maging solusyon sa problema. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam. Naglalaro si Efren dito ng bank pool. Titirahin niya dito ang 4 at ipapasok dito sa opposite side pocket. Bagyang nakabara ang 3 dito, kaya mahirap itong may pasok. He may roll this up. No, he won't do it. Oh, what a shot. He won that in there, didn't he? He hit the far side of the pocket. That was a nice shot. Oh, diba? Galing? Ngayon pa man, nagawan pa rin ito ng paraan ng magician. Ang accuracy at precision ni Efren Reyes ay ibang klase talaga. Kaya nga't tinaguriyan siyang the greatest of all time. Anong masasabi ninyo dito, mga billiard fans? Subscribe naman kayo dyan. Hanggang sa muli. Paalam.